Ang nagtatawid ng pera mula sa Iran papuntang Hezbollah ay tinodas na ng Israel. Magkano nga ba ang sweldo ng isang Hezbollah fighter? $500 million at gold, pinaniniwala ang pag-aari ito ni Hassan Nasrallah. At nasa ilalim ng isa sa mga hospital sa Beirut, kontrolado na ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Magkano nga ba ang sweldo ng isang Hezbollah fighter? Of course, hindi naman yan basta-bastang aanib na lang sa organisasyon kung wala silang makukuha. May mga pangarap din yan, may mga pamilya din. At bago maanib sa organisasyon ng Hezbollah, of course, may nag-recruit dito at may pangako. Katulad ng ating mga sundalo sa Pilipinas, proud ako sa ating mga magigiting na Pilipinong sundalo. Matatapang at ipinagtatanggol ang ating bansa hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Pero kahit na sino pa man ang makipagdebate dyan, may sweldo ang mga sundalo natin. May mga benefits din. Meron din silang mga pangarap. May mga pamilya rin sila. Ganon din ang Hezbollah. Ang kaibahan lang, ang Hezbollah kasi tinatawag ng United States of America at ng Israel na mga terror group. Sa makatwid, mga terorista sila at rebelde sa kanilang bansa sapagkat hindi sila nagpapailalim sa gobyerno ng kanilang bansa bagkus kinakalaban ito. Ang Hezbollah ay nagre-recruit upang gawing kanilang mga sundalo at upang maakit ang kanilang ire-recruit. Meron silang pangako, meron silang mga benepisyo na matatanggap at kasama na ang sweldo na. $500 to $1,200 ang bawat buwan na sweldo, depende sa tagal sa serbisyo. Kung matagal na sa serbisyo at hindi pa na-target ng Israel, ay aabot ito ng $1,200 bawat buwan. At kung mga baguhan pa lang, nasa mga $500. Malaking pera na rin ito. Can you imagine $1,200 kung atin itong i-convert sa ating pera? Nasa mga 60 to 70,000 pesos ito. Yun nga lang, target ito ng Israel. Kung meron akong sweldo na ganito kalaki, pero lagi na lang nagtatago, walang kalayaan, walang kaligayahan. Bawat minuto ay nagmamasid sa paligid, baka may kalaban, ay nanaisin ko na lang na meron akong minimum wage sa Pilipinas kahit na may deduction pa sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth at ano pa mang napagkautangan. At least, peaceful, yung nautangan lang ang hindi peaceful. Of course, biro lang. Maraming mga paraan na ginawa ang Israel upang mapulbos ang kalaban nito, gaya ng Hezbollah. Nariyan ang kanilang ground operation at airstrike. Isa sa mga epektibong paraan ang ginawa ng Israel upang mapilay ng husto ang Hezbollah. Tinarget nito ang kanilang financial. Kahapon lamang ay ating ibinalita sa pamamagitan ng spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari na ang kanilang pakay sa nagdaan nilang airstrike sa Beirut ay ang mga buildings na kung saan sa building na ito ay merong mga bunkers at sa naturang bunkers merong vault. At sa mga vault na ito, ayon sa Israel, meron itong pera na nagkakahalaga ng $500 million at gold. Ayon sa Israel, ito raw ay pag-aari ng napaslang na pinuno nito na si Hassan Nasrallah at ginagamit ito pang tustos upang atakihin ang Israel. Marami ang mga nagsasabi hindi raw ito nakuha ng Israel, wala raw ito sa kontrol ng Israel at ito raw ay sospecha pa lang ng Israel. Kung ganun, paano nakapagsalita ang Israel na sinasabi nilang ang naturang vault ay merong $500 million at gold? Ang pinagbabasehan ng iba na wala pa raw ito sa kontrol ng Israel dahil nanawagan si Daniel Hagari sa Lebanese government at sa international organization na huwag hayaan ang Hezbollah na gamitin ang naturang pera para panglaban sa Israel. Oo nga naman, kung ating iisipin ng mabuti, bakit nanawagan si Daniel Hagari na huwag ipagamit ang pera? Ibig sabihin, wala sa kanilang kamay. Pero kung ating titingnan ng mabuti ang pahayag ni Daniel Hagari, ayan, basahin natin. Israeli Air Force was monitoring the vault deliberately located beneath the Al-Sail Hospital, but there were no plans to target the structure. Ayan, ibig sabihin, minomonitor na ito ng Israel. Dahil sa minomonitor nila ito, walang sino man ang makakakuha nito kahit na ang Hezbollah, kahit paman mga sibilyan na Lebanese. Katunayan,
Nagbabala na nga si Daniel Hagari sa mga oportunista na nagkaka-interest sa naturang pera at sa gold. Ayon kay Daniel Hagari, maaari daw itong gamitin para sa pag-rebuild ng State of Lebanon. Nasa mga 28 to 29 billion pesos ito kung hindi ako nagkakamali. Kaya sa mga paraan na ginagawa ngayon ng Israel na kung saan financial ngayon ng Hezbollah ang kanilang tinatarget, sigurado na mapipilay ang grupong ito sapagkat wala na silang pangtustos sa kanilang mga gawain, sa kanilang gasolina, sa kanilang mga armas at sa kanilang pagkain. Ayon nga sa tala, noong nakaraang taon, ang Hezbollah, meron silang active na 20,000 na mga personnel. So bawat isa rito ay kailangang pasweldohin. At maliban sa mga sweldo na gastuhin ng Hezbollah, of course gagastos rin ito sa kanilang mga armas, sa kanilang mga missiles at iba pa. Marahil maitatanong mo kung saan nga ba nanggagaling ang pera ng Hezbollah. Ayon kay Daniel Hagari, ang pera ng Hezbollah ay nagmumula mismo sa Iran at sa Lebanese people. Hindi naman nilinaw ni Daniel Hagari kung paano kinukuha ng Hezbollah ang pera mula sa Lebanese people. Ngayon, kung ang pera ng Hezbollah ay nagmumula sa Iran, ibig sabihin, kahit na makuha ng Israel ang $500 million at mga golds nito, ay meron pa rin papasok na pera mula sa Iran. Pero ang problema mga kaibigan, ang tao na nagtatawid ng pera ng Hezbollah mula Iran ay napaslang na rin ng Israel. Inamin mismo ni Daniel Hagari sa pamamagitan ng balita ng The Times of Israel na ang IDF ay nagsagawa ng airstrike sa Syria at tinarget nito ang top money man ng Hezbollah at kumpirmado na ito ay nasawi. Nangako pa ang Israel na kanila pang paiigtingin ang kanilang pag-atake sa mga financial ng Hezbollah. Hindi na pinangalanan ni Daniel Hagari kung ano ang pangalan ng taong ito na nagtatawid ng pera mula Iran papuntang Hezbollah. Pero ang taong ito ay kauupo pa lang sa kanyang posisyon 1 week pa lang at pinalitan niya ang napaslang din na money man ng Hezbollah. Nako, paano pa ngayon kikilos ang grupong ito kung wala na silang pera? Nilinaw ni Daniel Hagari na ang kanilang ginawang pag-atake sa Syria ay bahagi ng kanilang plano upang atakihin ang financial network ng Hezbollah. Dagdag pa ni Daniel Hagari, ganyan din daw ang gagawin nila in the future sa Hamas money laundering system. Nagsalita naman ang direktor ng Al-Sahel Hospital. Ayon sa kanya, wala raw katotohanan ang claim ng Israel na may pera sa ilalim ng naturang hospital. Pinalalabas ng direktor na nagsisinungaling ang Israel. Pero nangako naman ang Israel na hindi sila magsasagawa ng airstrike sa naturang hospital dahil ang kalaban daw nila ay ang Hezbollah lamang, hindi ang Lebanese people. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipahayag ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman ng channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!